We must arise and shine. Amen. Don't stay where you are right now. If you're feeling depressed, lonely, if you're feeling defeated, the Bible said, arise, amen, and shine. Let the light of Jesus Christ shine upon you. And let your light shine upon men as well, so that men will glorify God, which is your Father. So sa umagang ito, we greet you all once again in the most precious name of Jesus. We are happy to see you all again. Amen. Especially those who are watching online as well. Amen. May the Lord bless you. And I believe that God wants to speak to us, want to comfort us. Gusto niya i-comfort tayo, mga kapatid. Amen. At anuman ang kalagayan natin, don't remain in your depression. Don't remain in your doubts and fears. There is hope in Jesus. There is joy in Jesus. There is rest. For He said, I will give you rest. Come unto me. And that's our subject for this morning. Amen. Arise and shine. Ang Kristiyano, hindi dapat na nalulugmok, hindi dapat na talunan. We are more than conquerors in Christ Jesus. The Bible said so. We are overcomers, sabi ng Bible. So let us pull from the Word of God and know our position in Jesus Christ so that you can win over the battle with Satan. Alam natin that we are facing an enemy that we cannot see. Spiritual wickedness in high places. We wrestle not with flesh and blood, but against wickedness. Kaya makikita natin, mga kapatid, that we need Jesus. So God bless you sa umagang ito. As we remain standing, we will be reading from Isaiah chapter 61 and 2. This is where we took our text this morning. Let's read. Arise, the Bible said, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Amen. Tayo daw bumangon at tayo'y sumikat, magliwanag. Sapagkat ang liwanag ay dumating. And we know that light is Jesus Christ. He is the light of the world. And the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, darkness shall cover the earth right now. Amen. Alam natin, we're living in the evening time. And gross darkness, the people, maging sa mga sangkatauhan, makikita natin ang kadiliman, ang kahinaan, ang kabagabagan, see? But the Lord shall arise upon thee. Put your name in that thee. Claim it. Ang Diyos ay magliliwanag, sisikat sa buhay mo. And His glory, ang kaluwalhatian niya, shall be seen upon thee. Amen. May that be our desire this morning. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. And we'll pray for some prayer requests. I believe Sister Rose's daughter, I may check up pa siya. And I believe we have some prayer requests that was sent to me through Messenger. Brother Orton is wanting a prayer for his friend, office mate, Arcialito Vertudazo, whose family and himself has been hit by COVID. And another sister in Oregon, USA, Sister Lisa, is intubated right now because of COVID as well. So let's pray for all these prayer requests. And if you have any petition, just tell the Lord, Lord, remember me this morning. I have a need of you. You know my needs. You know my heart's desire, Lord. Let that be our prayer. So as we bow our heads, let us surrender our hearts to the Lord. Heavenly Father God, we come to you this morning, Lord, knowing that without you, we can do nothing. You're the only hope, Lord God, in our lives. Ikaw ang solusyon sa aming problema, Panginoon. Saan pa kami tutungo? Just like Peter said, where shall we go, Lord? For thou alone has the words of everlasting life. Thou alone, Lord, is our Savior and our Redeemer and our Comforter and our Provider. Lord, help us this morning once again as we surrender our hearts to you, Lord. May you come and cleanse us from all iniquities. Forgive us of our shortcomings, Lord God.
and accept our prayers, our worship, our songs, Lord. May you come, Lord God, in the power of your resurrection. And all these prayer requests, Lord, may be granted by you. Lord, may you heal our brother and sister that we mentioned, Lord God. Lord, even their families, Lord, even Sister Rain, Sister Rose Dollar, Lord, who will be undergoing treatment this week, Lord. Lord, we remember them all, Father, and we bring them all, Lord, in your throne of grace. Lord, have mercy as we appeal to you and claim their deliverance, because you promise that the prayer of the righteous, the prayer of faith, shall save the sick. So Lord, sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong mo sa umagang ito, aming inaangkin ang pangako mo na sa latay mo, pinagaling mo na sila. By your stripes, Lord, you have healed them already. 2,000 years ago, Lord, we have already received our healing. We have received our salvation. And all we have to do is claim it by faith. For all things are possible to them that believe. Lord, walang imposible sa kanila na may pananampalataya. At sa umagang ito, Lord, alam namin na matatanggap namin ang aming kahilingan, ang aming karaingan, Panginoon. Lord, you will grant it, because you said if your word abide in us and we abide in you, we can ask anything in your name and it shall be granted. Bless your name, Father. Open our eyes of understanding in our heart, Lord God, this morning as we hear from you once again from your word. Encourage us, Lord. Make us strong, Lord God, and fortify us with a word of revelation that we may say to the devil, flee, Satan, you have no part in the body of Christ. Satan, you're exposed, you're defeated by the blood of Jesus at Calvary. So you have no right upon us. And by God's grace, we will prevail. Amen. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, aming inihiling ang iyong pagpapala sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. God bless you. Purihin ng Panginoon. Salamat sa kanyang biyaya. Amen. Di tayo nagsasawa na magpatuloy. You may be seated now. Di tayo nagsasawa na magpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Amen. There's joy in fellowship. Alam natin ang pagpunta sa church ay kalakasan ito. Amen. Sa mga hindi makakarating online, you're watching our service. Amen. I believe there's strength in fellowship. Amen. Ang kalakasan ay nagmumula sa Espiritu ng Panginoon. Without the Spirit of God, amen, the Bible said, the letter killeth, but we need His Spirit. We need the anointing. And Christ is the anointed one for this day. And we know that Christ is the Word. Jesus is the Word made flesh. So habang nakikinig tayo sa salita niya, ay napagpapala tayo ni Kristo. Amen. So let's move on to our subject this morning, arise and shine. So the question now is, why must we arise and shine? Ano bang kailangan natin? Ano bang sitwasyon natin sa buhay natin? The Bible said, arise and shine. Now, when we say arise, meaning to say, nalugmok tayo. We could have stumbled along the way. We could have fallen in sin. And that's what the Bible said. We were born in sin. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So we must realize that on ourselves we have nothing. Nothing is good. Our righteousness, they are just filthy rags in the eyes of God. So kilalanin natin ating sarili at ating sabihin sa Panginoon, Lord, ako'y makasalanan, kahabagan mo ko. That's the first step. Amen. Because the Bible said in Isaiah 59 verse 4, ang sabi rito, none calleth for justice, nor any pleadeth for truth. They trust in vanity and speak lies. They conceive mischief and bring forth iniquity. Ganyan ang kalalagayan ng tao sa mundo na walang Kristo. Tayo'y makasalanan sa harapan ng Diyos. But there is, amen, there is hope, as I've said a while ago, for each and every one of us. Lumapit tayo sa Panginoon. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. You need healing, you need deliverance, you need financial resources, unahin mo muna ang Panginoon.
at idaragdag niya ang lahat ng bagay na iyan. Praise God. So we must arise and shine. In Romans 5:12, sabi rito, dahil kay Adan, wherefore by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, so that all have sinned. So lahat tayo, mga kapatid, ay makasalanan, kaya nga dumating si Kristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Jesus came to pay for your sin, my sin. That's why we need, amen, Jesus Christ in our life. Amen. And the solution is very clear. It's written in Acts 2:38. Sabi ng Biblia, repent and be baptized. You want a solution for your problem? Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So that is the simple solution to sin, repentance. Pagsisisi, lumapit ka sa Panginoon, recognize that you're a sinner, amen, and then arise and shine. See? Sa Romans 13:12, sabi pa rito, the night is far spent, the day is at hand, let us therefore cast off the works of darkness. And let us put on the armor of light. Isuot natin ang baluti ng liwanag at isantabi natin, amen, iwaksi ang mga gawaing masama. So that's the common problem of man. Why did God cast off Adam and Eve? Because of sin. So that's the main problem today of man. Sabi ng Panginoon, if my people, di ba, sabi niya, will pray, seek my face, amen, and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Amen. In Romans 13:11, ganito nang sabi, and knowing that the time that now is, it is high time for to awake out of sleep, for now is sure, and our salvation is nearer than when we believe. Panahon na gumising ka sa pagkakatulog. See, it could be a spiritual awakening that God is wanting us to have. Alam natin, ang mundong ito ay walang maidudulot na mabuti sa atin. Amen. Sabi ng Bible, if you love the world or the things of the world, the love of the Father is not in you. See, it's all vanity. Lahat ng nasa mundo, magkaroon ka man ng kayamanan, kasikatan, see, at ano pa man, ay lahat yan ay lilipas. There's only one thing that will remain, and that's the Word of God. Heaven and earth shall pass away, but His Word will never pass away. Tanggapin mo yung word na yan sa buhay mo. Yung salita ng Diyos, yan ang saliksikin mo. At magbibigay sa iyo yan ang buhay na walang hanggan. So once you arise and shine, see, thy light, sabi rito, thy light, for thy light is come. Dahil sa liwanag na ito, na dumating sa buhay mo. Now, what kind of light is this? It's Jesus Christ Himself, mga kapatid. Because Jesus said, I am the light of the world. See, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. Si Jesus pala ang liwanag. At si Jesus ay ang salita. Thy word is a light unto my feet, sabi ng Biblia. And a lamp unto my path. So, walang liwanag ang mundo kung wala si Jesus Christ. We will all live in darkness, and we need Jesus Christ. Amen. He is the light of the world. And the glory of the Lord will rise upon thee when you receive Jesus. And people are condemned for rejecting the light. Ito po ang sabi sa John 3:19. And this is the condemnation, that light is come into the world, Jesus Christ. And men love darkness rather than the light because their deeds were evil. So pag ang gawain mo pala ay masama,
tatalikuran mo si Jesus. Ayaw mong tumanggap. See? But if you're righteous in the eyes of God, see, God will make a way for you. Hindi ka tatalikuran ni Lord. Sabi niya, sino mang lumalapit sa akin ay hindi ko kailanman itatakwil. Kaya kailangan nating lumapit sa ating Panginoon. And I believe some of us have received Jesus in their hearts already. But the question now, are you still having that joy? See, mainit ka pa ba ngayon? Sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung hindi na, you need to repent. You need to come back to the Lord. You need to confess your sin to Him because He is just and faithful to forgive you your sins if you will confess it. Amen. Tingnan natin yung next verse 2. Sabi rito, "For behold, darkness shall cover the earth and gross darkness the people." You see what's happening right now? Amen. People are stressed because of the pandemic. People are fearful what will happen tomorrow. Where will we get our income? Because most people are jobless. Most businesses are closed. See, nalugi, even Philippine Airlines, they have already filed for bankruptcy. Bankrupt na, Philippine. Walang sumasakay sa aeroplano. See, makita natin mga kapatid, gross darkness. At anong sabi ng Biblia sa 2 Corinthians, even the minds of people. Ay, sabi dito, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Lest, liba na lamang na ang liwanag ng Ebanghelyo. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So kung hindi ka darat na ng Ebanghelyo, see, mananatiling madilim ang buhay mo. Mabagabag, see, puno ng kagulumihanan ang buhay ng isang tao na wala kay Kristo. Because why? The Bible said you shall know the truth and the truth shall make you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Arise and shine and let the truth remove the chains of bondage from you. Ang liwanag, sabi ni Jesus, come unto me and I will give you rest. Where Christ is, there is liberty. Sabi ng Bible, amen. Kaya kailangan na tayong lumapit kay Kristo sa mga wala pang Kristo sa puso. Look at the condition of the people in these last days. Ito raw ang magiging kondisyon ng mga tao. 2 Timothy 3, 1-5. Paul was addressing the Christians. Sabi niya, this know also that in the last days, perilous time shall come. Panahong mapanganib ay darating. Why? For men shall be lovers of their own selves. Magiging makasarili. Magiging selfish ang mga tao. Covetous, mapagkamkam, boasters, mga mayayabang, proud, blasphemers, mga mamumusong sa salita ng Diyos. Disobedient to parents. See, marami ngayon, yung mga magulang, minumura pa ng anak, di ba? Yung iba nga, eh, mayroon pa akong nabalitaan na pinatay yung magulang, di ba? Unthankful, hindi marunong magpasalamat, puro kabig lang. Amen. So, unholy, sabi rito, nangyayari ito. Without natural affection, walang katutubong pag-ibig. Nawawala na yung pag-ibig. Basta may mahihita sa'yo, doon ka lang mabango sa kanya. Pag wala ng pakinabang, wala na. Truth breakers, sinisira yung mga pangako, yung mga covenant, yung mga tipan. False accusers, ayan, mga maling pag-aakusa, false witnessing, incontinent fears, mga matatapang, mababangis, despisers of those that are good, pati yung mga mabubuti, ay kanilang sinasaling, ginagawang masama yung gumagawa ng mabuti. Traitors, you know the word traitor, I remember Judas kiss, no? See, he kissed Jesus, but he denied him.
and sold him for 30 pieces of silver. Heady. Ano ang heady? Yung mga matataasang pag-iisip, mga pride, full of pride, at akala nila sila na lang ang tama. They know it all. High-minded. Lovers of pleasures. Mas gusto pang magliwali pumunta sa mga mall kaysa dumalunat ng gawain. Lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, religioso rin, tingnan. Pero they deny the power thereof. The power of the new birth, the power of salvation. See, hindi makita sa buhay nila. From such, turn away. Napakalinaw mga kapatid, ito ang sitwasyon natin. Kaya huwag na kayong magulat sa mga tao na matingnan nyo lang ng masama, galit na, di ba? Yung iba, napakan nyo lang yung paa o anuman mga bagay ngayon, masyadong nag-spark agad ng init ng ulo. Because why? This is the situation today. See, hindi na nakapagtataka. Kaya anong sabi ng Bible? Mag-humble na lang tayo. Tayo nakakaunawa, tayo na lang ang umunawa. See, huwag mong gantihan ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Suklian mo ng mabuti. Do good to them that hate you. Pray for those who persecute you and despitefully use you. See? His glory shall rise upon thee. Subalit, ang kaluwalhatian ng Panginoon. In spite of this condition, amen, there is a special favor na ibibigay ang Diyos sa bawat totoong Kristiyano. His glory shall rise upon thee. But the Lord, sabi rito, shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Mayroong mangyayari sa buhay mo kapag ikaw ay sumuko sa Panginoon. Amen. Ikaw ay magiging banal, katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Amen. Mababasa natin yan sa isang scripture. Sabi sa Zechariah 14:7, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day or night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Amen. Sa araw ng hating gabi ay may liwanag na darating. What is the light of the evening time? The message of the hour. Yan po ang mensahe na ating tinanggap sa panahon natin. Pinadalan tayo ng mensahero, ng propeta, para ano? Para ang liwanag ng Diyos ay sumikat sa ating mga buhay. See, revelation. Pag sinabi mong, oh, I see, ibig sabihin, oh, I understand. And you can only see by the power, by the help of the Holy Spirit. Because a man without the Holy Spirit is blind to God and to His truth, sabi ng prophet, mga kapatid. So sabi rito sa 2 Corinthians, for God who commanded to light or the light to shine out of darkness had shined in our hearts. See, inutusan ng Diyos ang liwanag na sumikat mula sa kadiliman at lumiwanag ito sa ating mga puso. So mahalaga ang nasa puso natin. See, alisin natin ang mga basura sa ating puso. Ano yon? Mga galit, puot, inggit. See? Lahat yan, mga kapatid, ay kadiliman sa ating puso. So, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon kapag natanggap mo ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang liwanag. Walk in the light as He is in the light. Then we can have fellowship with one another. Sa Matthew 5:14, tinawag tayo mga liwanag ng sanlibutan. See? Not until you're born again, you cannot be a light. How can you show light if your life is living in darkness? Kailangan munang dumating ang liwanag sa iyo. Matanggap mo si Jesus Christ, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You are likened unto a city that is set on a hill, which cannot be hid. See, you are a written epistle, read of all men. When you become a Christian, makikita ang liwanag sa buhay mo. Maliliwanagan ang mundo. Lalo na yung mga sisters natin, bibihira na, pumunta kayo sa mall, ang mahahaba ang damit, mahahaba ang buhok, mga babaeng walang makeup, see, nakadesente, nakafalda, see, you are
shining your light upon this dark world. Sabi rito, shine them before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mapupurihan ang Diyos kapag pala'y pinamuhay mo ang salita ng Panginoon. Gagamitin ka niya, magiging instrumento ka niya. You are His ambassador, sabi nga ng Bible. You are the representative of Jesus Christ on this earth. So how can you become the light of the world? Gaya ng sinabi ko sa 1 John 1:7, walk in the light. Lumakad ka sa liwanag. It says, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Lahat ng kasalanan mo, aalisin ng Panginoon. Lilinisin, gaya ng prostitute woman, si Mary Magdalene. Gaya ng thief at the cross, he was a thief, magnanakaw. Pero sinama ni Lord sa paraiso dahil nagsisi. Dahil nagpakumbaba sila sa Panginoon. See, they considered the grace and mercy of God. They recognized who Jesus was. See, praise God. Even, who was that man na umakyat sa puno? Si Zacchaeus. Diba? No, sabi ni Zacchaeus kay Lord, ngayon dumating ka na sa akin. See, sabi niya, lahat ng pinagkautangan ko, babayaran ko kahit triple pa, quadruple pa. What a change in life, mga kapatid. Ephesians 5:8, for ye were sometimes darkness, but now are ye the light in the Lord. You can only be a light if you are in the Lord. Walk then as children of light. Mga anak tayo ng liwanag. Hindi tayo namumuhay sa kadiliman na maraming bisyo. See, nandoon sa mga sugalan, sa inuman. See, iniwanan na natin yan. Tinalikuran na natin ang masasamang bagay. See, tayo'y pinanganak ng muli kay Kristo. We have become a new creation in Christ. Gaya ng sabi sa Psalms 112, sinabi rin dito, unto the upright, there ariseth light in the darkness. Amen. Kung gusto mong magpakabuti, magpakatino sa Panginoon, mayroong liwanag na sisikat sa iyo. Amen. He is gracious, siya'y mahabagin, and full of compassion and righteous. Ang Diyos ay punong-puno ng kabagan. Just come as you are. Surrender yourself to the Lord. Lilinisin ka niya, patatawarin ka niya. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. That's the benefit of being a Christian, mga kapatid. See, kailangan mong makilala si Lord. So, how can you become the light of the world? Hear and receive God's message. Ayan ang nakasulat sa 1 John 1, 5-6. So then, this is the message. What is the message? Which we have heard of Him and declare unto you that God is light. You know, the pillar of fire na nasa lubong ni Moses, the burning bush. Makikita natin that light that came down on the day of Pentecost. Licks of fire fall upon each and every Christian. The same promise is unto you and to your children's children. Even to them that's afar off, even as many as the Lord our God shall call. Hanggang ngayon, mga kapatid, the Pentecostal experience is still available for you. Amen. Ang apoy ng Diyos susunugin lahat ng karumihan mo sa buhay. Lahat ng masasamang espiritu, bisyo, pita ng laman, susunugin ng espiritu ng Diyos. At ikaw ay magiging malinis, amen, sa harapan niya, pinagpala. At sabi rito, in Him there's no darkness at all. But if we say that we have fellowship with Him and yet still walk in darkness, we lie. Nagsisinungaling daw tayo. Sinasabi nating mga message, believers tayo, pero patuloy kang gumagawa ng kasamaan. Patuloy ka sa bisyo. Sabi dito, isa kang sinungaling. And you do not have the truth. Hindi mo dala-dala ang katotohanan. Why? See, sabi ng Bible, be ye not hearers only, but be ye doers of the word.
Kailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. That's the two sides of the coin. See? Yung confession mo at yung buhay mo. See? You cannot live higher than what you cannot jump higher, sabi ng prophet, than what you can live or you can preach. Amen. So kaya meron tayong tatlong bagay na dapat gawin so that you can be transformed into the light of the gospel. See, unang-una, find your position in Christ. Alamin mo na anak ka ng Diyos. Alamin mo na ikaw ay tinubos ng Panginoon. Alamin mo na pinatawad ka na ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. And Jesus, amen, made you a bride for Himself. See? Sabi ng Biblia, sabi ni Paul, I have spoused you to one husband, that is Christ. Amen. As a chaste virgin, isang babaeng ikakasal kay Kristo. Yan ang iglesia, mga kapatid. So find your position. Know your calling. Make your calling and election sure. For if you do those things, sabi ng Bible, you shall never fall. Ang tunay na Kristiyano, nakilala niya ang kanyang posisyon kay Kristo, magpapatuloy siya. Kilala niya ang sarili niya. Na anak ka ng Diyos, hindi mo pwedeng iwanan ang iyong ama. Hindi mo pwedeng iwanan ang ministry, ang gawain na pinag-umpisahan mo na. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo. See, sabi nga, ang humawak na sa araro, magpatuloy, huwag nang lilingon pa. Diba? Dahil paglilingon ka, baka ikaw ay mapahamak pa. Praise God. So find your position. And number two, hold on to your position. Panghawakan mo ang katawagan na yan ng Panginoon. You know, the calling of God is individual. Individually. Hindi ito grupo-grupo. Kung aasa ka sa grupo, matitisod ka. Aasa ka sa tao, see, you have to rely on God's revelation individually with you. See, tinawag ka ng Panginoon, sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang decision niya, yan ang declaration niya. Ikaw, kapatid, ano ang panata mo sa Panginoon? See, umaasa ka lang ba sa lamig ng panahon, sa init? See, are you affected by circumstances in this life na pag may dumating na problema, nanlalamig ka na? Huwag nawang ganoon, mga kapatid. See, we must be constant. We must be established in the faith, sabi nga ni Paul. See, established in the present truth, sabi ng Biblia, mga kapatid. So, pangatlo, maintain your position. Ito yung pinakamahirap dyan. Kasi how will I maintain, Lord, na maging mainit sa iyo? Napakaraming mga problema, probably trials na dumarating sa iyo. But sabi ng Biblia, lay aside every weight and the sin that easily beset us. And let us run this race with patience, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin ka lang sa Panginoon. Huwag kang tumingin sa problema. Huwag kang tumingin sa kamalian ng kapatid mo. Huwag kang tumingin sa mga kakulangan mo, kakapusan mo. Tumingin ka kay Jesus na siyang nangako that I will never leave you nor forsake you until the end of the world. Yan ang pangako ng Panginoon. Panghawakan mo yan. Maintain, hold on to your position and know that God will never fail you. May pangako ang Diyos na tayo ay sasamahan niya hanggang dulo. Ang buhay natin hindi alatsamba. See, your future, see, is in the hands of the Lord. He knows your beginning, He knows your end. Alam niya ang pinagdadaanan mo. But He will make all things for good to you that love the Lord. May layunin siya, may purpose siya. Binasa natin last time, that's to perfect us in the calling that we have. You cannot be perfected without trials. See, Jesus was perfected through His suffering. That He has become the author of our eternal salvation. Now, the prophet gave us a little comparison, or we may call it a metaphor
or a type of the natural seed. Nakakita na ba kayo ng halaman na lumusot sa pader? See? A plant where there is no soil but it's covered by concrete but still it went through because the light shone upon the seed. See, hindi mo maitatago ang binhi kapag ang liwanag sumikat, uusbong ito kahit anong harang, anumang hadlang. See? Praise God. Yan ay mabubuhay. Just like the seed of God that is in you. Kung may binhi ka ng Diyos at narinig mo ang liwanag ng kanyang salita, makukwicken ang salita ng Diyos. Magre-rejoice ka. Amen. You will find encouragement, upliftment in the Word of God. Let's read what the prophet said. He explained how plants can break through concrete. Ito, sabi niya, sa mensaheng, "To whom shall we go?" Sabi niya, "You put a sidewalk down your road, down your path, pour it over with concrete." Gumawa ka raw ng sidewalk. See, buhusan mo ng simento. Make it 4 feet wide. 4 inches. Sabi niya rito, 4 feet ang lapad. And let the sun go to shining and the grass come up. See, where you got most grass, right along the edge. So kung saan may palasingawan, doon sila lulusot. Kahit nainitan sila at nandito sila sa gitna, hahanap ng butas yan. Kasi may buhay doon sa binhi. See? Sabi niya, right along the edge. What is it? It's those roots. You can't hide life from the sun. So if your life came from God, you cannot hide from the sun, which is Jesus Christ. Hallelujah. Tatawagin ka niya. Sabi niya, "My sheep shall hear my voice, and a stranger they will not follow." Amen. You cannot hide life from the sun. The lights are shining, and when light shines, life comes to its existence. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, amen. Sabi niya, "I have come that they might have life, and not just life, but to have it more abundantly." Nung dumating si Jesus, yung mensahe ng kapanahonan natin, see, kung meron kang binhi, see, that seed, incorruptible seed, sabi ng Bible, ay nauuhaw yan sa init ng araw at sa tubig ng ulan. We know that, na pag diniligan mo ang binhi at nilagay mo sa matabang lupa, mabubuhay at mabubuhay yan. So, sabi niya rito, when that sunlight begins to shine, why? There isn't a seed in the ground but what will live. It can't help it. Yes. Hindi mo raw mapigilan yan. Ma-stop yan. Kapag may binhi ka ni Lord, hahanap-hanapin mo ang katotohanan ng kanyang salita. Praise the Lord. You cannot be contented with just these worldly things that the world can offer you. There's still something lacking. Parang may kulang ba, kapatid? Nadanas nyo na ba yan? Kahit makamtan mo na ang lahat sa mundong ito, mayroon pa rin kulang. And only Jesus can satisfy that need. Amen. Siya lang ang tunay na satisfaction sa mundong ito. When you can meet Him in the power of His resurrection, when you can know Him, sabi ng Bible, to know Him is life. Amen. So, sabi ng prophet, let the sunlight shine on you. And when the Son of God shines upon a heart, eternal life comes to existence. Praise God. Pag tinamaan ka ng mensaheng ito, ng liwanag ng ating kapanahunan, yung buhay na walang hanggan, uusbong sa puso mo. Amen. Sabi ng prophet, we were always eternal life. You never started in the first place.
Because the word eternal has no beginning and has no end. So nandiyan na yung eternal life sa'yo, kailangan lang i-quicken niya ng salita, makarinig ka ng Word of God, mabubuhay yan. At lahat ng kadiliman sa buhay mo, matatanggal. Which is more powerful, light or darkness? Of course, light. Pag dumating ng araw sa pagbubukang liwayway, all the darkness, the fog, di ba, nawawala yan. Lumulusot, tumatagos ang liwanag sa forest, saan mang lugar, praise God, at nabubuhay ang mga halaman. Amen. That's the same thing that happens to a Christ, a Christian. Sabi ng mensahero, I am the way, the truth, and the light. I believe this is life. And that's the three reasons we should come. Lumapit ka daw kay Kristo kasi siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay na nagmumula sa liwanag. The fourth is Jesus is the only safe and secure foundation. There's no other foundation na pwede pang itatak. Amen. Only Christ. Amen. See? That anything can be built on. That's right. It's the only foundation that can be built upon. All other foundation is sinking sand. What do people get or establish as a foundation? Yung iba, pera. Yung iba, popularity, politics. See, those are all sinking sands. Only in Christ, there is life. Kay Kristo lamang, mga kapatid, masusumpungan ang tunay na kagalakan. See, that's why hindi tayo nagsasawa na magpatuloy. You come to church not because it's a duty, it's a love that serves Christ. You love Jesus, that's why you are here. See, we're not afraid of hell. You don't serve God because you're afraid of hell. You serve God because you love Him. And hell has already been conquered by Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, death, where is your sting? And hell, where is your grave? Where is your victory? But we have victory through our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon sa victory na yan, mga kapatid. Jesus died for one purpose. Sabi rito ng mensahero, sa mensaheng Making a Way, Jesus didn't die at Calvary just to say, well now, maybe people will feel sorry for me, being that I come, go to earth, and take on the form of flesh, and they really get saved, maybe if they see how pitifully I die. Baka sabi niya, maawa sa akin ng mga tao at tumanggap sa akin. No! Sabi niya, God didn't do it like that. Jesus died for one purpose, that was to save those who God foreknew would be saved. Amen. Yung mga predestinado ang pinuntahan ni Jesus Christ. See? God knew there was going to be somebody. Ikaw yan, itong somebody na to, na maliligtas, and there had to be a preparation. What was the preparation? The cross of Calvary. Or a way made for them to be saved. If there wasn't, salvation wasn't possible. So kaya mga kapatid, sabi ng Bible, Romans 8:30, anong sabi doon? All that He foreknew, He has called. Lahat na kanyang nakikilala ay tinawag niya. Kilala ka na ng Panginoon before the foundation of the world. The Bible said in Ephesians 1 and 4, sabi roon, for we have been chosen in Him before the foundation of the world. Kaya tatawagin ka, all that He has called, He has justified, and all that He has justified, He had glorified. So ang tunay na anak ng Diyos, babalik ka sa Diyos. Just like Jesus said, I came from God, and I will go back to God. Hindi ka makakatakas, you cannot escape from God because He predestinated you to be His son, to be His daughter. Kaya yung kaligtasan mo, hindi dahil sa iyo yan. You have done nothing. It was all by God. All of Jesus. See, He died for you and me. Sabi ng Ephesians 2:8, for by grace we are saved through faith. That not it is of yourselves. It's a gift of God, not by works, so that man should never boast. See?
So kaya mga kapatid, sabi niya rito, one purpose. He came to find those whose names were written in the Lamb's Book of Life. So ang tunay na Kristiyano, matagal ka nang ligtas. Hindi na binabawi ni Lord yan. Ang problema lang tayo ang lumalayo minsan, nanlalamig. Pero kailangan mo lang magpatuloy sa fellowship para lalo kang mag-init sa Panginoon. See? Yan ang kailangan natin. See, constant fellowship, constant feeding on the Word of God, constant what we call a prayer with God para lalo tayong magningas sa ating pananampalataya. In the Message, Hebrews chapter 1, sabi ni Brother Branham, Jesus never came to earth just to say, well, if somebody, sabi niya rito, if I act and die in a hard way, they'll probably think, well, it will persuade their hearts. No. God don't run His business like that. Inulit niya. Hindi napunta si Jesus dito para kahabagan lang natin. At Lord, kawawa ka naman. Di bali na, tatanggapin nilang kita. No. Hindi ganun ang plano ng Panginoon. Sabi niya, Jesus came for one specific purpose. That is to save those who God, before the foundation of the world, knew would be saved. That's right. He said so. It's not Him that will it. Hindi sila na may gustong maligtas. Or Him that run it. Hindi sila na nagpapatuloy, tumakbo, o magsumigasig. But it's God that sheweth mercy. Dahil sa biyaya, sa habag ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatuloy. Kaya tayo merong kagustuhan na maglingkod sa Panginoon. Why? Because it's God's love shed abroad in our hearts. Kinahabagan ka ng Panginoon. Kaya sinusuklian mo lang ng paglilingkod ang ginawa ni Lord para sa iyo. We are not doing good works to be saved. We're doing good works in appreciation for what God has done at the cross of Calvary. Kaya wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Lahat tayo were on the same boat. We were all sinners saved by grace. So, Jesus will have an appointment with you. Hindi tayo sabay-sabay tinawag. May nauna, may nahuli. In the Message, a testimony upon the sea, if you invite Him, sabi ni Prophet, He will come. He always keeps His appointments. He never fails. Do you want to invite Jesus in your heart right now? Amen. Maring nandiyan na siya. Kaya lang, hindi mo lang madalas siya na nakakausap. See? But you must invite Him. Sabi niya rito sa Unwelcome Christ, Jesus keeps His appointments no matter where you are. Saan ka mang lupalop ng mundo naroon, katatagpuin ka ng Panginoon because you have an appointment with Him. He kept His appointment with Jonah in the belly of a whale. Sinamahan niya si Jonah ron because Jonah called upon the Lord. He kept His appointment with Daniel in the lion's den. See? Di ba nag-pray si Daniel? Si Lord, nandoon. The pillar of fire stopped the mouth of lions. You know, takot ang mga lions sa apoy. That stopped them from attacking Daniel, the pillar of fire in His presence. He kept His appointment with the Hebrew children in the fire furnace. See? Nandun yung pang-apat na tao, the fourth man was already in the fire. See, kaya mga kapatid, anumang kalalagayan mo, nandiyan si Jesus. Just acknowledge Him. Just call upon Him. He's a very present help in times of trouble. Amen. He kept His appointment with me on the deathbed. Nung nagkasakit si Brother Branham, halos mamatay siya, nabaril yung kanyang paa. Di ba? Sinamahan siya ni Lord. See? Sabi niya rito, praise God, He's here tonight. Wherever two or three are gathered, amen, together in My name, I will be in their midst. Saan man dalawa o tatlo na nagkatipon, nandudun ako sa kanilang kalagitnaan. Nandito ngayon si Jesus Christ. You can touch Him by the feeling of your infirmities. Gaya nung babaeng inaagasan ng dugo, nahawakan lang niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Gumaling siya sa karamdaman niya. See, that kind of faith.
that you can touch Him. Today, He is the high priest until now that can be touched by your feeling, by your infirmities. Kaya huwag tayo mga kapatid, huwag nating limitahan ng Diyos. See, He keeps His appointment always. See, maring may appointment ka kay Lord ngayon. Why are you here? Because the Lord is telling you, trust in me. Don't fear. Be ye not troubled. If you trust in God, if you believe in God, believe also in me. So kaya mga kapatid, don't fail. Don't disbelieve. Always believe. Be positive in everything. Amen. Yung kapatid natin, nagpakabit ng bubong, wala namang bubong pala. Pero positive pa rin. Praise God. Pinagkatiwala pa rin sa Panginoon. Yung kanyang pinagdaanan. Amen. So Jesus is knocking at your heart this morning. Amen. Nagkamali lang ng spelling. Jesus is knocking this morning. You know, in the Bible said, Revelation 3:20. Sabi po rito, "Behold, I stand at the door." This is Jesus speaking. And knock. "If any man hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him and he with me." Ano raw po? Nakatayo siya ngayon, kumakatok siya sa pintuan ng ano, ng inyong puso. Kasi we are a temple, we are a house. Jesus is knocking at the door of your heart. At sabi niya, if you hear His voice, what is His voice? His word. Sabi niya, and you open your door to Jesus, meaning to say, you welcome Him inside, He will sup with you. Sup means to commune, communion, to eat. Amen. "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne." See, once you receive Jesus Christ, you will overcome the things of the world. You will overcome temptations, all the trials. See, and ang pangako niya, uupo ka pa sa tabi ng kanyang trono. You will reign and rule with Christ. With a rod of iron, the nations in the millennium. Yan po ang pangako sa atin. "Even as also I overcame and am set down in with my Father in His throne. He that hath an ear," sabi niya, "let him hear what the Spirit said unto the churches." Pakinggan mo raw ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga iglesia. Don't you know that you are the church? See, ang church hindi yung lugar. Ang church, ikaw. You are the temple of the Holy Spirit. See? So, entertain Jesus in your life. Ito ang sabi ni Brother Branham dito, My sister, the most important thing in your life is to entertain Jesus Christ. Wow. Kung ang presidente kaya pumunta sa bahay nyo, si President Duterte, anong gagawin mo? Masusurprise ka. See, mahihiya ka sa damit mo. At nahihiya ka, hindi ako nakapaglinis ngayon. O kaya, ano kaya may paghahanda akong merienda? Di ba? Presidente lang yon, pero si Jesus Christ kaya ang dumalaw sa iyo. Praise God. He is the King of Kings, right? The Lord of Lords. He is the mighty conqueror, the Almighty God, the Heavenly Father, came down in flesh. Anong may offer mo kay Jesus? Nothing but your life. He wants your loyalty, your commitment, your devotion. Hindi titignan ni Lord kung may pinag-aralan ka o may pera ka sa bangko. No. No, hindi yan. Titingnan niya yung puso mo. Are you dedicated to Him? Have you submitted all? Have you surrendered your life, your future to Him? Na sinabi, Lord, take my life, Lord. I surrender it to you. I cannot rely on anything else. Sa'yo lamang ako nagtitiwala, Panginoon. Salamat, Panginoon, at dinalaw mo ako. See? Yayakapin mo siguro si Lord. Lord, iiyak ka sa Kanyang presensya. Di ba? See, nadinalaw ka. Special ka. And the Lord has visited us in this generation through a messenger and a blessed message. The Son of Man ministry revealed in the last days. Opening the seals. Amen. Revealing the hidden mystery truths. Whispering secrets to His bride. Sending you a love letter, which is the message of the hour. Oh my, what a privilege and honor to be
elected, to be part of the chosen ones of the Lord. Amen. Di ba nakakatuwa, mga kapatid? Nakakataba ng puso na isa ako. I'm one in a million. Si hindi lahat binigyan ng pagpili ng Panginoon. Sabi nga ng prophet ng Panginoon minsan, sabi niya, I pray not for the world, but I pray for this Father that you have given unto me. Yung mga pinili, yung mga elected, yun ang concern ni Lord. Yun ang kanyang minamalasakitan. He even gave His life for you at the cross. Yung nobyo namatay para sa nobya. Yung hari namatay para sa reyna. Oh my! Praise God! That's how special you are to Jesus Christ. So don't just mistreat Him. Don't be ashamed of Him. Huwag mong suklian ng kasamaan, ng kawalang papasakop ang ginawa ng Panginoon sa atin. Sabi niya, I believe that the most important thing in any life is to entertain Jesus Christ properly. First place in your worship, siya ang una sa pagsamba natin. First place in your life. First place in everything. Gawin mo lang yan and God will bless you. Because Jesus Christ deserves that place. That place of honor. Even the saints, the angels are singing, Worthy is the Lamb that was slain. Yes. Hallelujah. And they were praising Him, giving Him honor, glory. See, power is unto you, Lord. See? Sabi pa niya rito, I believe it with all my heart. But if you don't put or give Jesus the first place, He will take the second place. See? Kung anong bigay mo sa Kanya, tatanggapin niya. If you're ashamed of Him when you're out among the people and then you go down in the basement so nobody will see you, He will still come in that basement. That ought to make you love Him above everything in the world. Jesus is second place, fourth place, tenth place, but still He comes when you invite Him. In-invite siya ni Simon, the Pharisee, remember? Pumunta rin siya. He knew na ipapahiya lang siya ni Simon. He knew that when he comes there, what happened? They never give him any perfume or wash his feet when he entered that place. And pinabayaan lang siya dun sa gilid, di ba? And they were having a chika-chika, lahat, pero pinag-uusapan nila si Jesus. But there was a woman, a prostitute who bought this alabaster box with her money that she earned from her job. Di ba? Pero tinanggap ni Jesus. She poured it upon Jesus' feet, body, and her tears were falling upon Jesus' feet, and she was washing it with her long hair. And sabi nila, if this is a real Messiah or prophet, he would know what kind of woman that is. But Jesus said, let me say a word to you, Simon. I came here and you invited me, but you never gave me any water to wash my feet. You never kissed me. Welcome. See, you never gave me a robe or something. But this woman, ever since she came in, she was washing my feet with her tears. And with her earnings, she bought me a perfume. See? Kaya anong nangyari? This woman's sin is forgiven and yours will remain. See? Praise the Lord, mga kapatid. Ganun dapat tayo sa Panginoon. When you invite Jesus in your life, give Him the best. Amen. Offer Him the best of your song, the best of your talent, the best of your prayer, the best of what you can do for your brothers and sisters. Because Jesus said, whatever you've done to my brethren, you have done it unto me. Hallelujah. So, in closing, the prophet said, God is calling on you today.
And this voice of God has come to men in all walks of life, in all ages. No matter if you're a farmer, kahit magsasaka ka. Or if you're a shoe cobbler, whatever you may be, God still speaks. If you're a sinner, kahit makasalanan ka, lumapit ka kay Jesus Christ. Walang pinipili ang Panginoon, basta may willingness tayo. Or if, even if you're a prostitute, or a harlot, or if you're a drunkard, or if you are what? A local church member, nominal Christian. Whatever you might be, the voice of God still waits to speak to you. Naghihintay pa rin ang tinig ng Panginoon na magsalita sa iyo. See, kaya huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa Panginoon. Surrender to Him your life. See, in the angel of God message, sabi niya, no matter if you're a sinner, when you're here to be healed, just fall right down at the altar and give your heart to Him right then and then receive the Holy Ghost. See, all you have to do is come to Jesus. Lumapit ka lang, anuman ang pangangailangan mo. We believe in prayer for the sick. See, the Bible said, we shall lay hands on the sick and they shall recover. These signs shall follow them that believe. In my name, you shall cast out devils. See, kaya, mga kapatid, manampalataya tayo. Romans 10:9, 13, that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Maliligtas ka. Marerestore ka. Babalik ang nawala sa iyong kapayapaan ng kaligayahan na dapat meron ka. Amen. Just believe and confess. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Amen. I-confess mo si Lord Jesus, Lord, I need you in my life. Lord, lumapit ka. Pumasok ka sa aking puso. For the scripture said, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Amen. Hindi ka mapapahiya. Amen. For there's no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Shall be saved. Ililigtas ka ng Panginoon. Pagpapalain ka at ilalagay ka sa isang lugar na sabi nga ay makikita ng mga tao na pinagpala ka ng Panginoon. Praise God. Christ will intercede for you. Ito ang sabi ng prophet sa why? Christ starts interceding for you. Then say, I'm a sinner. I'm sorry that I sinned, Lord. Yan daw sabihin natin. Mag-sorry tayo, mag-apologize tayo sa Panginoon. I'm going to be a Christian from now on. Then see, you made your confession. Start right on with it. Ipagpatuloy nyo ang confession nyo sa Panginoon. Si hindi porke matagal ka na sa message, sabihin mo, okay lang ako. Pero tingnan mo yung buhay mo ngayon, yung ginagawa mo, nanlalamig ka. Diba? Kailangan manumbalik ka sa Panginoon. Amen. If you're sick, sabi rito, say, Lord, you are my healer. Amen. Acknowledge God as your healer and He will heal you. If I've sinned to cause this to come upon me, forgive me. Kung dahil sa kasalanan kaya dumating karamdaman na ito, patawarin mo ako, Panginoon. I'm taking you, Lord, at your word. You said you will heal me. I believe it. You are the high priest of my confession. Now I'm confessing that by your stripes, I was healed. Thank you, Lord. Go right on. Magpatuloy ka na. See? And God will work on it and start healing you. Mag-uumpisa kang pagalingin ni Lord pag ikaw ay nagpakumbaba sa Kanya. Pag in-acknowledge mo siya na kailangan kita, Panginoon. See? Hindi gamot, hindi doktor, unahin mo si Lord. Sabihin mo, Lord, I need you right now. Ang kalaban natin ay spirit eh. You know, these are devil tormentors. In the time of Jesus, there was no diabetes or cancer or hypertension and COVID. Wala. Walang cancer noon. All these are devils that Jesus just cast out at gumaling. The blind has been restored to their sight. See?
The lame was made to walk. So the dead was raised to life again. Lazarus. See, the woman, the child of Jairus. Diba? So wala namang ganong sinabi si Lord na ito, pumunta ka sa butika. Bumili ka nito. But we know that medicine is of God. Anything that helps, sabi ng prophet, ay galing sa Diyos. Pero kung mahina ang faith mo. Pero kung wala talagang magagawa, look at the woman with the blood issue. She spent all she's got. Yung pera niyang inipon for how many years? Naubos. See? But when she heard about Jesus, that ended all her problems. Only Jesus can end your problems in life. He is your last resort. Actually, He's first. He's the first resort. Pero wala talagang mapuntahan at hindi ka lumalapit sa Panginoon, Siya na lang ang makakatulong sa iyo. Amen. Kaya itong panalangin ng prophet, let me read to you. Sa mensaheng Pride, sabi niya, with your heads bowed, would you just stand up to your feet and say, God, have mercy on me. I'm coming today. I'm willing, Lord, to do anything. I want to entertain you in my heart today as my Savior. Glory to God. At hindi lang yan, sabi niya, I want to forsake all the things of the world. Lahat ng mga bagay sa sanlibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi niya, forsake all the things of the world. I want to give up every pleasure the world has. I want to be so filled with your goodness that I will only know that it's you. Say, Lord Jesus, I'm getting tired being a hypocrite. Baka nagkukunwari ka lang sa church na ikaw ay banal, ikaw ay believer. Pero aminin mo, Lord, sawa na ako sa pakitang tao lamang. Old Pharisee actor like I got religion when I haven't. I want you. Come in my heart right now. Just believe. Let Jesus come in. You can never explain it. There will be a change in your life. You will be healed of your sicknesses. You will be delivered of your problems. Try our Lord. Amen. Yan ang pangako niya. I will give you rest. Kayo na mga napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Hallelujah. Sabi niya, there's no two halfway or halfway Christians. There's no halfway Christian. Wala daw Kristiyano na kalahati lang. Either buo o wala. See? There is no drunk or sober man. Either lasing ka talaga o hindi ka lasing. No black white birds. No sinner, no saints. You're either a sinner or you're a saint. If you're a sinner, repent. If you're a saint, be committed. Continue. See, there is just no in-between. Hindi daw tayo pwedeng magbalimbing sa Panginoon. You're either born again or you're not born again. You're either filled with the Holy Spirit or you're not filled with the Holy Spirit. Aminin na lang natin, Lord, may kulang pa ako. Hindi ko maramdaman, Panginoon, sa buhay ko ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan. Lagi akong problemado, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu. I need you in my life. So no matter how many sensations, see, it's not shouting or it's not feeling something hot or cold. See, if you ain't filled with the Holy Spirit, you're not filled with it. See, if you have been filled with it, your life shows it. Kung ikay puspos ng Espiritu ang buhay mo, ipapakita niya ito. Magiging masigasig ka. You won't fail to go to church. You won't fail to offer God, amen, all your talents, all your best in life. See? So, nobody has to tell anybody about it. They see it because it's a seal. The Holy Ghost is a seal. See? Kaya dito sa final admonition natin, sabi rito, grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of your redemption. So kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon para tayo maselyuhan. Pag selyado ka na, pasado ka na sa quality control. Di ba?
Anything that is sealed has been completed, has been secured, has been owned. Diba? Sabi ng prophet, merong tatlong meaning ang seal, security, ownership, and ano yung isa? Completion. Kumpleto ka na at ready ka na for the rapture. Ito, 31, let all bitterness. Alisin na natin yung mga bitterness. Kapag bitter ka pa rin hanggang ngayon, si Diablo, tinalo ka ni Diablo. Namumuhay ka pero hindi mo alam, bitterness is of the devil. If you have wrath, kung may puot ka, meron kang galit, anger, and clamor, and evil speaking, lagi ka pang nagsasalita ng masasama sa mga nakagawa sa iyo ng ano yan, ng bagay naka-offense sa iyo, pinupost mo pa sa Facebook. Di ba? At nagiging kantuloy ng bayan, usap-usapin. See? Put away those things, sabi ng Bible. Alisin mo yan. Hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano yan. With all malice, pati malicia, alisin na rin natin. See? You know, what malice is thinking something which is not true. Nag-isip ka ng isang bagay sa kapatid na hindi naman pala totoo. Di ba? So, prejudice din yun. Alam niyo yung tawag sa meaning ng prejudice, prejudgment. Hinatulan mo na nang hindi mo alam yung totoo talagang nangyari. That's prejudice. And last but not the least, be ye kind to one another. Amen. Hallelujah. Arise and shine. Be tender-hearted. Forgiving one another. Magpatawaran na tayo mga kapatid. Huwag na tayo kim-kim ng galit. Kung meron ka man, sa sino man. See? Alisin mo na yan. Hindi bagay sa Kristiyano yan. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you, forgive one another. Yan po mga kapatid, ang tunay na Kristyanismo. Hindi yung pupunta ka sa church, yung pala may galit ka kay sister, may tampo ka kay pastor. See? Hindi dapat yan mga kapatid. Kailangan wala na yan sa atin. Nandito tayo para sa Panginoon. Hindi pakitang tao, hindi duty. Amen. Kundi nandito tayo dahil mahal natin ang Panginoon. And if you love God, you will love your brother and sister as well. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Glory to God. This will all know that you are my disciples. This will men know, sabi ni Jesus, if you have love with one another. So let's finish with that as we all stand, mga kapatid. Tumayo tayo. Arise and shine. Let the light of Jesus Christ be seen in you.